sarili mga mamimili, ito na naman inyong tinderong trying hard para sa part 2 ng segment ng Ring Light. Bali, ang segment na to ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-assemble siya. Actually, napakadali lang eh. Kahit walang manual, magagawa niyo siya. Na-umpisa natin dito sa tripod. Actually, maganda itong tripod na kasama ng ring light. Napaka-tibay niya. Kahit medyo magaan siya, sobrang tibay niya. Napakadaling ilaklak yung mga knob niya. Na-adjust siya ng maayos. Sa gustong taas ninyo na gagamitin, ilagay yung ring light at camera. Ito, umpisa na natin. Bali, konti lang naman yung mga accessories niya eh. Kasi halos naka-build na siya dun sa tripod. Bali, idadagdag nyo lang itong kakabit ko, nakabitan ng ring light. Ito siya. Kailangan ilock nyo maigi yung knob para hindi siya gagalaw-galaw pag ikakabit nyo na yung ring light. Ikot-ikot lang. Ayan. Huwag nyo siya masyadong pagkakapiit. Tingin yung tamang-tama lang para hindi malustrate naman siya. Pero convenient talaga siya na gamitin pagpa-vlog. Kasi liliwanag na siya. Makakita niyo na yung kapugian ko. Joke lang. Nanay ko lang nagsabi na gwapo ako. Alam, wala na siya. Kaya ako na lang nagsasabi sa sarili ko na gwapo ako. Joke lang. Ayan, na-adjust ko na siya. Taas na gusto ko. Ikot-ikot lang din hanggang sa tamang-tama lang. Huwag yung masyadong iikot. Tama lang na hindi na siya gagalaw-galaw. Okay, napakadali lang yung talaga niyang i-assemble. Yan, alos tapos na nga ako. Saglit lang, wala pang 10 minutes, naikabit ko na siya. Eh, susunod ko naman yung camera holder. I mean, cellphone holder. At the same time, camera. Yan, bali dun sa, yan yung may thread siya. Doon nyo lang siya ipapasok at iikot. Ayan, ikot-ikot lang. Ayan, sa tamang higpit. Okay, talagang binili ko talaga to. Purpose na for emergency nga. Okay, sobrano at magagamit ko siya. Basta may power. Okay, at the same time, nasa pagbablog ko. Kasi medyo nadidilima na ako dito sa tindahan ko. At the same time, studio ko na rin. Kasi ceiling light lang ginagamit ko. Na pag gagamitin ko na to, liliwanag na dito.
Yan, kinabit ko na yung cellphone. Actually, kahit anong laki ng cellphone, pwede siya dun sa holder. Ang ginilagay ko dyan, ano ko lang yan eh. Nagamit ko sa pang-load. Kakabit naman na natin siya sa charger. So, pailagay natin siya. Kahit anong charger ng cellphone, pwede siya. Switches na hawak ko. Kaya na sinabi ko, may tatlong mode siya. Yung white, yung warm white, saka yung combination ng warm white, saka white. Pero para sa akin, mas gusto ko, mas convenient ako na mas maganda sa akin yung white. Pero anyway, nasa sa inyo yun, mga mamimili. Kung nakabili kayo, kung anong tingin nyo mas gusto nyo na mode. May tatlo naman siyang pagpipili. Na-adjust nyo rin yung liwanag na gusto nyo. Yan, ina-adjust ko yun dyan. Negative at positive plus, yun yung pinaka control. Gara nyo kaliwanag, gano, kadilig na gusto nyo. Try naman natin siya dun sa power bank ko. Actually, itong ring light na ito, hindi siya talaga makonsumo kasi LED lang siya. 80 pieces something na LED bulb siya. Baka itong power bank ko na ito, 24 hours kaya niya eh. Hindi siya malulobat. Kasi LED lang siya. Ayan, kinabit ko na sa power bank. Ayan, gumana na siya. Baka sa susunod ko na mga pag-plug ng covers ang gagamitin ko na ito. Mapapansin nyo na yung mga pagbabago. Liliwanag na yung mga ginagawa kong video. Well, sana kahit papano may naibahagi ako sa inyong konting kaalaman regarding dito sa ring light na nabili ko. Sana pag nakabili kayo, makatulong itong ibinahagi ko sa inyo. Siguro mga mamimili, yun na lang muna siguro ang may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa mga kapanood.